20 years old na nung... Nagkakilala. Oo, nagkakilala. Hindi. Sige, kwento mo, Madge. O, ikaw na. Kasi, legacy kasi yun nung eldest namin. Nahanapin niya kaming magkakapatid. Ay. Oo, 10 kami actually. Tapos, si Maja na lang yung hindi namin nakikita. So, nung nalaman na nasa Apari siya, niluwas siya dito. Tapos, the first time I saw her, she was 5 years old, tapos ako 10, nagulat talaga ako. Kasi magkamukha pala kami, yes. Hindi may tatanggi. Sobra. Papa kayong Apari, ha? Ang layo din narating ng tatay mo, eh. Oh. Tatay niyo. Nanay ko. Ah, siya umuwi. Oo, naghiwalay. Inuwi ako sa Apari. Oo. Hindi mo makikita yung maganda mong ganyan anak. Ganyan naman. Ganyan tayo nung araw nilalayo tayo, tinatago. Oo. Tapos yun. Tapos, simula nun, parang weekends, we try to be together. Tapos, ano, Christmas celebration. Tapos na-cut ulit yung communication. May time na nawala ulit. Kasi nga, na-busy. Tapos nawala si Kuya John. It's 14. Parang 14 high school ka na eh. College na ako. 14 nun. Years old. Nung lumuwas na siya ulit, yun. Doon ay nag-start yung... For good na talaga doon, yung time na yun. Pero meron naging turning point yung relationship nyo. Nung 20 si Maja. Tapos syempre ikaw 25. Oh. Ano nangyari? Doon nag-start talaga yung closeness namin eh. Parang alam mo yung longing for a sister talaga. So yun, dun kami medyo mas naging close. Mas pareho na ng hilig, mga ganun. Naalala mo ba, Shyla, nung una kayo nagkita ni Maja? Una kami nagkita, magkapit bahay kasi kami dati sa Cubao. Nung pinanganak siya, dun na sila nakatira. So ako, 3 years kasi ang gap namin. So pag daily, dinadala siya na dinadala siya sa bahay namin para magbabanding kami. Tapos, ay, nagulat na ako isang araw, wala na. Tapos, nagkita kami ulit ng, yun nga, yung... Venus sa Apari. Lulubog lilitaw kasi ako. Mushroom. Palitaw. Pero nung una, naging mahirap bang tanggapin sa isa't isa na iba-iba hindi. Yung... Hindi. Hindi naman. Alam mo, imposible, di ba? Pero hindi. Parang tuwang-tuwa pa nga kami, lalo pag nakikita namin na magkakamukha kami. Parang ganun. Pero hindi kayo talaga nag-spend time together growing up. So, sa tingin nyo, ano yung nagpatibay sa samahan ninyo? Kasi parang feeling ko, pagkapatid mo, parang hindi lang yun longing eh. Nandun yung parang gusto mo kasing i-protect, di ba? Kung anong gusto nilang i-pursue, support kami. Pero sa tingin nyo, kung nabubuhay si Papsi ninyo, nako, sobrang saya siguro noon. Lalo na ngayon kasi parang may mga apo na. Peak na ng career, tapos may mga apo na siya sa akin. So yun, sayang lang hindi na inabutan, but I'm sure somewhere. Bakit nag-explain ako? Ikaw naman. Yun nga, kung buhay pa si Papa. Sobrang saya noon na makita niya yung mga buhay ng mga naging buhay ng mga anak niya. Na naging hindi man successful sa financial or ano, pero pag nakita naman niya yung family is maganda yung kinahidnat na. At saka magiging happy talaga siya na sobra kayong close. Nagmamahal at protektahan. Diba? Parang ang dami nga nagugulat sa amin. Talaga? Close kayo? Actually, medyo nasaksihan naman ni Papa kahit papano. Diba? So wala naman kayong kasalanan kung ano man ang nangyari, diba? Ano naman ang birthday wish niyo sa kapatid ninyo? Ito na naman sa birthday, eh. Yes! Sabi ko, parang sumakit yung ulo ko sa iyak kanina. Ako? Continuous happiness ang wish ko sa'yo. Kasi alam ko masaya naman. And, ayun, healthy. Maging healthy ka lagi. And message ko is, thank you sa lahat. Continue mo lang yung pagiging positive mo kasi nakakahawa ka ng positivity sa buhay. Malaking tulong yan. I love you. I love you. Sweet naman, uy. Yes, si ate. Ako? Hindi ako. Hindi. Happy birthday. Sobrang saya ko na kung nasan ka ngayon. Thank you kasi marami ka natutulungan, marami ka napapasaya. Tsaka, ano lang, tuloy mo lang na lagi kang positive kasi ang laking inspiration niya sa amin eh. To think siya yung nasa ganitong trabaho. Pero siya pa rin yung nagre-remind sa amin para
Para to believe na there's always, you know, joy to look forward to. So, yun yung gustong-gusto namin sa kanya na hopefully magtuloy-tuloy. Tsaka yun, na mahanap niya na yung the one. Kasi yun na lang talaga naman yung kulang, I think. Pero masaya naman siya, so. Pressure. Diba? Pero hindi ako napapressure. Kayo humanap. Gusto nyo eh. Eto, tanongin din natin yung ano, yung mga pinsan nila na sina Capella, yes, at saka si Darnell. Puntahan natin. Yan. Ang mga pinsan niya. Masipag yan si Ma'am Shimel. Lakwatsera kasi yan si Ma'am Shimel. Oo, talaga. Meron daw kayong group ni na, ano, Maha na, ang tawag nyo ay? Sila Capella. Huwos. Ay, huwos. Oo, si Capella. Ano siya, expression namin siya. Kunyari, may makikita kaming amazing. So, ang reaction namin sa huwaw, parang gano'n. So, lahat sabay-sabay sa expression. Oh, kunwari, parang siyang ano, amazing. Parang mga ganyan. Pero, huwaw. Huwaws. Ito naman, ano yung memorable? Memorable? Ano ba? Basta yung hindi nyo malilimutang experience sa pinsan ninyo. Ako na lang. Hindi, yan si Kuya Darns. Ano yan? Siya yung... Kasi wala akong kuya-kuya sa bahay. Pero kapag kailangan ko ng advice para makakuha parang sa side ng isang lalaki, siya yung nagpapakakuya. Minsan na nga, tatay rin eh. Hindi, pero siya yung ano, siya yung isa sa mga pro-protekta talaga sa akin. Gusto ko lang ikwento ha, si Kuya Darns, tatlo silang lalaki na magkakapatid. Yung mommy niya, dati, gusto akong ampunin para ako yung babae, di ba, si Dichi? So, ayun, kaya paborito din ako ni... paborito ako ng mama at daddy niya. Claim ko talagang paborito. Hindi, pero yun, gusto nila akong ampunin dati para meron silang babae. So, pero kahit di nila ako naampon, yung buong pinsan ng mommy ko, talagang inalagaan din kaming pamilya. So, ano na lang ang birthday wish ninyo sa inyong pinsan? Uy, tinalisikan mo naman ng laway yung mga... Uy, dito lang. Napunta lang kay Kuon. Oo, napunta kay Kane. Capella, ikaw na dali. Si Capella na lang. Mamaya na si Kuya Darnell. Naiyak na. Naiyak. Huwag kang umiyak. Chobe, kaya mo yan. Birthday wish ko kay Zaki ay... Ang kagsangit ah. Ilocano yun. Kasi ano, sobrang giving yan. Chobe! Hindi siya makabaliwan. Ganyan yan! Strong yan, pero sobrang iyakit niya. Ano siya, sobrang supportive siya sa amin. As in, simula bata pa lang kami. So, ang birthday wish ko sa kanya ay... birthday wish ko sa kanya ay success. And yun nga, mahanap niya na yung the one. Kasi ano ba yan? Lahat na... sobrang deserving niya nung mag-aalaga sa kanya. Kasi sobrang maalaga siya sa family and friends niya. So, yun. Ay, thank you so much, Capella. Naiyak talaga. Pero napagtagumpayan niya, ha? Yes, Kuya Darna. Kuya, tisyo gusto mo? I wish you all the best. Saka... more projects to come. Bagong-bagong yung time. Oh, pero at least. Hindi. Happy birthday. Thank you, Tar. Alam mo, mahihayaan yan, pero nasabi na niya kasi sa akin sa text. Palagi yan nagte-text sa akin. Kung ano man. Oo, sobrang... Alam mo yung... Hindi man po ako nagkaroon ng chance ma-experience yung may nanay at tatay sa bahay. Pero punong-puno talaga ako ng love, punong-puno ako ng mga taong mag-guide sa akin. Yung ganun. Kaya masabi kong sobrang ganda po ng buhay ko. Kahit wala pa yung the one. Kasi punong-puno ako ng pagmamahal, punong-puno ako ng mag-aalaga sa akin. At sila yun, sila yung lahat. Ay, thank you so much, Capella and Darnell. Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button!